Hinarang na nabangga pa. Yan ang sinapit ng barko ng BFAR na nagsasagawa ng Maritime Patrol sa West Philippine Sea nang makaranas ng pangharas sa Chinese militia vessel. Sa kabila nito, naging matagumpay pa rin ang misyon ng mga miyembro ng BFAR, si Claisel Pardilla sa sentro ng balita. Oh, may pet! May pet! Habang nagsasagawa ng Maritime Patrol ang dalawang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea, panibagong pangaharas ang ginawa ng China laban sa tropa ng Pilipinas. Biyernes na karaang linggo nang papalapit ang BRP Cabaylo sa Sandy Cay, 5 nautical miles ang layo mula sa Pag-asa Island. Isang Chinese militia na by bow number 00108. Ang binangga ang tagilirang bahagi ng starboard ng barko ng Pilipinas. Bago yan, paulit-ulit na nagsagawa ng mapanganib na pagmamaneobra ang Chinese militia para harangin ang BRP Cabaylo. Nagresulta ito ng pagbangga at pinsala sa kanang bahagi ng unahan ng barko ng BFAR. Sa kabila ng insidente, matagumpay na naituloy ng BRP Cabaylo at BRP Datu Sanday ang misyon sa Pag-asa Island. Ligtas itong nakadaong sa pantalan ng Pag-asa Island, matatagpuan ng Sandy Cay sa layong 5.1 nautical miles, timog kanluran ng Pag-asa Island at nasa loob ng 12 nautical miles ng ating territorial waters. Pinuri ng BFAR ang tropa ng Pilipinas na nanindigan at giniit ang jurisdiksyon at karapatan sa ating exclusive economic zone. Una rito, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi patitinag ang Pilipinas sa panghihimasok at panggigipit ng China at mananatili ang presensya sa West Philippine Sea. Claisel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.